Laurel wreath para sa aming school logo. Paano ginawa sa PowerPoint? Hi, my name is Emerson. Teach Emerson means teach 11 people easy random lessons. I created this channel to share with you easy random lessons through short video demonstrations that you might find very useful in your home, classroom, work, office, business, or any other organizations. I wanted to always keep it short, only in the span of 11 minutes, for you to focus, learn the skills quickly, and to keep you from getting bored. Well, the last one, the best one. Please subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Sa PowerPoint, magseset uli ako ng 12 by 12 inches na canvas. Mag-insert muna ako ng hollow circle na gagawin kong guide sa pagbuo ng laurel wreath. Iseset ko sa 11 by 11 inches ang hollow circle at isesenter. Mag-i-insert muli ako ng oval at ito ang i-re-reshape ko sa gagawin nating laurel leaves. Sa shape format, ikiklik ko yung edit shape and then yung edit points. Imumove ko muna yung dalawang magkabilang points sa oval para maging pointed yung tips ng dahon natin. Para magawa ito, idadrag ko muna yung small black square. Kailangan imove ko din yung small white square para makuha naman natin yung tamang shape, curve at corner or tip ng dahon. Kung kinakailangan, i-move din yung iba pang points para makuha yung tamang shape ng dahon. I-move nyo rin. May iba pang paraan para makagawa ng dahon sa PowerPoint, katulad ng pag-insert ng pre-shape. You can play around sa PowerPoint, especially sa shapes, para ma-discover ang iba pang mga paraan. I-re-recolor naman natin yung shape. At para ma-enhance natin, lagyan na rin natin ng gradient. Kapag satisfied na kayo sa shape and color, pwede na tayong mag-produce ng maraming dahon. Ika-copy-paste lang natin. Kung walang required number of leaves sa inyong gagawing logo, kayo na ang mag-decide kung ilang leaves ang ilalagay nyo sa inyong wreath. May mga logo kasi na may simbolo din yung bilang ng mga dahon sa laurel wreath nila. Ang gilid ng hollow circle ang gagawin natin guide para sa pag-a-arrange ng mga dahon para mas maging accurate ang curve ng ating laurel wreath. Habang ina-arrange nyo yung hanay ng mga dahon, i-rotate nyo rin sa tamang angle niya. After ninyong ma-place yung mga dahon, i-move nyo pa kung kinakailangan ang proper distance at ang angle ng mga dahon. Kung satisfied na sa placement ng mga leaves sa isang side, bago mag-arrange uli sa kabilang side, i-flip muna natin horizontally yung isang dahon. Ang purpose nito ay para mas maging consistent yung gradient ng ating dahon. Mapapansin nyo na yung lighter part ng mga laurel leaves natin ay pare-pareho nasa inner part ng ating wreath. Copy and paste uli natin yung mga dahon at ipwesto na sa kabilang side ng wreath natin. Kapag naipwesto na, i-check nyo uli ang arrangement kung okay na. Ang susunod natin i-create ay ang tangkay ng ating dahon. Marami ring shapes ang pwede nating i-insert para i-reshape. Pwede rin kayong mag-create sa pamamagitan ng preform shape. Ako, pinili ko yung diagonal stripe para sa tutorial na ito.
Katulad ng ginawa natin sa dahon, i-edit natin yung points para ma-reshape natin kung anumang shape ang napili natin para gawing tangkay. I-select nyo muna yung shape na i-customize nyo. Then sa shape format, punta uli kayo sa edit shape, then sa edit points. Then mag-start na kayong i-move yung mga black and white square sa desired shape nyo. Yung black square para ma-move yung points sa inyong shape. Yung white square naman para ma-move yung adjoining points. Kapag satisfied na din kayo sa shape ng tangkay ng inyong laurel leaves, ilagay nyo na rin sa tamang pwesto. Okay, select a shape and then go to shape format. Click selection pane, then select all shape except yung big hollow circle na ginawa lang nating guide. Pwedeng i-hide muna temporarily sa selection pane. I-group natin yung selected images and then after grouping, i-unhide uli yung guide natin na circle. Ipwesto natin ng maayos sa right side ng guide ang nai-group nating image. I-consider din natin yung center dotted line sa pagpupwesto ng ating laurel leaves. Pagkatapos na mailagay sa tamang pwesto, i-duplicate na natin yung group images para naman sa left side part ng ating laurel wreath. I-flip natin horizontally yung duplicate image natin at ipwesto sa kaliwang bahagi ng wreath natin. Gawing guide uli sa pagpupwesto ang ating hollow circle at ang vertical dotted line. Para ma-ensure na magkabantay yung tip ng dalawang laurel leaves, i-select natin yung dalawang group images. And then sa shape format, click natin yung align, then align tab. Mapapansin nyo na nakadikit yung dalawang tangkay sa dalawang dahon. Ilalayo ko ng konti yung nasa left side na leaves. Huwag nyong i-click and drag para hindi siya mawala sa top alignment nila. I-press nyo na lang yung left arrow key sa keyboard nyo hanggang ma-improve nyo yung distance ng dalawang images. Habang nakaselect yung group images nyo, i-right click at hanapin ang save as picture option. In this way, maisesave natin yung image as a PNG file. This is the proper way of saving our created image sa PowerPoint. Kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang video lesson ko about JPEG and PNG images at kung paano mag-save as image sa PowerPoint, tingnan nyo sa previous lesson ko sa aking channel na Teach Emerson. Tingnan natin ang na-create nating image. Ayan, meron tayong sariling laurel wreath. Hindi na natin kailangan mag-download sa internet at higit sa lahat, hindi na rin mag-aalala sa copyright issue. Paano gumawa ng book.png para sa aming logo? Sa PowerPoint, magseset uli ako ng 12 by 12 inches na canvas. Mag-insert uli ako ng shape. Sa drop-down menu, hahanapin ko sa stars and banners ang shape na wave. Sa shape format, i-click ko yung edit shape and then yung edit points. I-re-reshape ko ang wave para mag-resemble siya sa page ng aklat na naka-open. I-click ko lang yung black square sa lower and upper right corner ng wave at ang i-adjust ko lang ay yung white square para i-modify yung wave at magmukhang page ng book. Kapag okay na, iseset ko na ang shape fill sa white at ang outline sa black. Magkakopy ako ng mga 7 shapes para mag-serve as pages of the book. I-arrange ko ang mga pages at i-distribute ang spacing vertically and horizontally. I-group ko na ang mga shapes at ilalagay sa center ng slide.
iduduplicate ko naman ang group images na ginawa ko at ipi-flip horizontally. Ilalagay sa left side ng book. Mag-i-insert naman ako ng shape. Hahanapin ko sa drop-down menu yung shape na delay sa flowchart. Irorotate ko counterclockwise. This will resemble the foot band and spine of the book. Ipe-place ko siya sa lower corner ng pages ng book. Iseset ko ang fill color sa white and then yung outline iseset ko din sa black. Then yung thickness sa 4.5 points. Mag-i-insert naman ako ng rectangle to serve as the hardbound cover of the book. Iseset ko din yung fill color sa white, then yung outline sa black, at yung thickness sa 4.5 points. Iseset to back, then i-align horizontally. When I'm done, i-group ko na siya at lalagyan ng shape effect. Hahanapin ko yung perspective. When I'm satisfied with the outcome, i-right-click ko na yung group image, then save as picture. Ayan, meron na tayong book.png. Kung may natutunan kayo sa video lesson na ito, huwag niyong ipag-rate at pag-like sa video na ito. At pag-subscribe sa channel ko, hit na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na video lessons na gagawin ko. Pwede din kayong mag-iwan comments, suggestions, at inquiries sa comment section sa baba. Maraming salamat! God bless you all!